Hello mga idol, sunod-sunod po tayo na content ngayong umaga mga idol. No, una na dito, mga kaibigan, kahapon kasi busy ako. General Casimero kayang talunin ni Carl James Martin ayon kay Sir JMC Asat. Well mga kaibigan, sa mga nakapanood po after Casimero's fight against Nitumbwa sa Okada, sinabi ko na po yan na if ganun yung performance ni Casimero, kayang-kaya siyang talunin ni Carl James Martin. Ngayon, ano po ang opinion ko sa pahayag ni Sir JMC Asat? 100% I totally agree to Sir JMC Asat. Basing on his last performance against dito kay Uguni, masasabi po natin na kung ganun lang ang tangke ng gasolina na meron pa si General Casimero at the age of 34 turning 35 Feb next year, malayo na po sa laruan sa pacing na meron itong si Carl James Martin. Tatalunin siya by TKO, stoppage or knockout mga kaibigan. Bakit po? Ito pong kay Uguni, mga kaibigan, he threw heavy bombs the first round, siguro first 20 punches, and then after that, he was gassed out. And, diba, puro na lamang clinching to buy some time at makasurvive sa every rounds, mga kaibigan. Mabuti na nga lamang at nagkaroon ng headbutt at nauwi pa sa technical throw. Because I believe, mga kaibigan, na kung ito ay tumagal hanggang matapos yung 10 rounds na yon, Uguni will stop him before the bout ends, mga kaibigan. Because talaga nakikita natin, he's gasping for air, mga kaibigan. At after the first round, talagang todo buhos na ng tubig sa ulo. Nang malamig na tubig itong si General Casimero. Napakalayo po na ng kanyang kondisyon, napakalayo na ng kanyang resistensya. The power is still there, mga kaibigan, pero wala na yung resistensya . Ngayon, ang daming usapin, may kailang adjustments, aalisin na yung kapatid na si head trainer, kukuha ng head trainer from the US. Ngayon, ayaw naman daw nung kapatid kasi mawawala daw yung kanyang 10%, di ba? Itong mga factors na ito ang tawag dito, magdidikta kung bakit ngayon pa lang, kung ganyan nala talaga sistema, gusto mag-adjust ng promoter, ayaw nung kapatid, yung kuya, dahil mawawala daw ang kanyang 10%. Men, talagang kung ganyan na lang, paglabanin nyo sila ni Carl James Martin, tingnan mo, TKO yan, mga kaibigan. Even, kahit ito pa, Vincent Astrolabio, kung ganyan na lang condition mo, Astrolabio will knock you out. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Bakit? Kasi po, nagagawa na ng plano itong trainer na ayun na nga, papalitan na ng head coach. Pero yung kapatid, yung kuya, mas iniisip pa ang vlog, ang 10% kesa sa, diba, gawin niya yun, mag-sacrifice siya, mag-giveaway siya para mas maganda ang kondisyon ng kanyang kapatid. Diba? Ewan natin kung bakit ganyan, kesa masapawan siya, mas tatanggapin niya pa na poor performance yung utol niya basta siya yung nasa siya yung bida, di ba? In fact, yan po ang dahilan niya. Kaya po sila umalis ng MP din kasi gusto niya siya ang head coach bukod pa dun sa hindi nila maintindihan na gross edit, mga kaibigan, gusto niya siya yung bida. Ngayon, kung meron ka talagang ganyang kapatid, asahan mo na, wala nang pagkakataon na makabangon ka sa iyo pang karera kung yung kapatid mo mag-a-adjust na yung promoter nyo ngayon, gustong bigyan ng gustong ipahawak sa iba, ayaw mo. Mga boxing fans, kahit yung mga taga kanila, comment down below, anong masasabi nyo dyan? Gusto na nung Masayuki Ito na bigyan ng bagong head trainer yung Casimero, pero ayaw ng kuya niya dahil nitong si Jason Casimero, dahil mawawala daw yung kanyang 10% ng kabuang purse ng kanyang kapatid. Comment down below, agree ba kayo na hindi na kailangan na head trainer? Ako lang, mawawala ang 10% ko. Agree ba kayo dito kay head coach Kuya Lods, mga kaibigan? At kaya yan, bawi kami next time. Alright, so ilan pang mga failed performances ang kailangan nyo makita bago nyo sabihin enough is enough? Comment down below. Silver Voice TV, magandang umaga sa inyo lahat.